All right. Good evening. Good evening. It's June 3. June 3 ngayon, no? Friday. 8:18 p.m. And Exodus 2 to be facilitated by Pastor Bert. So we saw a video about his birth. So we all know that Moses' life is divided into 3 40s. The first 40, he was the prince of Egypt. Second 40, he was a humble shepherd sa Midian. And then yung last 40, he was the shepherd of Israel, freeing the entire Israel from Egypt to the promised land. Yun. So let's pray. Lord, we thank you for tonight. We thank you for this evening, evening of wisdom and lots of learning from your word. We pray, Lord, that you'll be our teacher, anoint Pastor Bert, Lord God, may we learn so much from this topic, Lord God. May we apply this in our daily lives, in Jesus' name. Amen. Okay, Pastor Bert, it's yours. I'll just ano ko lang dito. Yan. Nakikita niyo lahat yung ating nakikita niyo po yung ating Bible text. Apo, nakikita po. Sige, let's go. Nakamute po kayo, Pastor. Praise God. Amen. Good evening po sa lahat. At tonight, we will continue. I've just read 1 to 5. I don't know. Kasi hindi ko sure. Hindi ko na itanong kung saan tayo nag-start o huminto. So Pastor Jeff said that we are already done chapter 1. So we are here already in chapter. The entire chapter. Okay, the birth and adoption of Moses. So maybe we'll just read the kung ilan po tayo. Maybe we can divide. I believe I checked the verses. It's only up to 23. Siguro, how many verses one will read, no? Ilan ba tayo? Lima or anim? Ilan ba tayo? Hanggang 25, Pastor. 1 to 25. 25 ba? Mm-hmm. Tiglima. Oh yeah. Kung lima tayo, tiglima. Okay. Siguro, umpisahan ko na, no? And let's see how we will be refreshed about the story of Moses and his adoption in the as a member of the Pharaoh's family. Okay, let me read from verse 1 up to 5. Now a man from the family of Levi married a Levite woman. The woman became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was beautiful, she hid him for 3 months. But when she could no longer hide him, she got a papyrus basket for him and coated it with asphalt and pits. She placed the child in it and set it among the reeds by the bank of the Nile River. Then his sister, I believe this is Sephora, no? Or Miriam, his sister stood at a distance in order to see what would happen to him. In verse 5, Pharaoh's daughter went down to bathe at the Nile while her servant girls walked along the riverbank. She saw the basket among the reeds and then sent her slave girl to cook it. No? Okay. This is fish, by the way.
Okay, maybe we will just read from, I don't know if you wanted to right away give a comment or insight to the just what we just read 1 to 5, or we will continue now. So here we can see that we can see right away that Moses came from the tribe of Levi, okay? Because we see here that a man from the tribe of Levi married a woman from the same tribe, and she got pregnant, and hindi nagtagal, buntis siya at pinanganak, no? Itong batang lalaki. And we know the story, and there's because the Hebrew people or yung the chosen people of God are getting they're flourishing in number, no? Yung population nila dumadami, kaya nabahala, I believe nabahala yung Pharaoh, and they're thinking that they might go against them. I believe nabasa niyo yung chapter 1, and or they might align with other nation, no? And they will try to go after the Egyptians, so yung sa Egypt, no? So ang ginawa nila, they try to enslave them or give them a they try to make them in a hard labor, making bricks, no? And nang nangyari na makikita natin sa Ibin chapter 1. And so the Pharaoh decided na to kill, I believe, to kill all the male children, no? Born. Kaya dito makikita natin the woman, o yung nanay ni Moses, sa binasa natin, she tried to hit Moses, but lumaki na siya, or yeah, no? He gave birth, sabi niya. He hid it for 3 months, no? But when she could no longer hide him, ito'y kanyang, he decided, no? Na ito'y kanyang itago sa basket at ipaanod, no? Sa tubig o sa River Nile. So dito, naliligo yung anak ng pro, and that's it, no? Nakita niya this, I believe this God's purpose and his plan, na that time that when the daughter's daughter of Pharaoh taking a bath, she saw the ano yung paglagyan niya, yung basket, no, made of papyrus coated with asphalt, sabi niya dito, and pits. So nakita niya at ito'y kanyang kinuha, and maganda po yung napanood natin, di ba? Have you seen the trailer, yung pinakita ni Pastor Jeff sa atin, na meron siyang tanda yung kanyang damit, kaya nalaman ng babae, yung maid ng maid servant ng Pero, yung anak niya, na ito ay Hebrew, no? Is a Hebrew. Dahil dun sa, ano yun, yung pinambalot sa kanya. I don't know kung nakaano yun. So parang, siguro ito ay ano na lang, no? I don't know. But here we can see that he changed the rock into a royal, sabi niya. From now on, he belongs to the royal family. Kaya binalot niya yung kulay blue, no? Hindi green or red. Alam niyo yung green or red. Hindi ko alam, Pastor, yeah, kung may, hindi ko alam, Pastor, kung may kinalaman yung mga bata ngayon, yung mga babies na lumalabas. Diba, ang pinababalot sa kanilang lampin, yung parang may kulay na blue. Oh, yeah. Napansin niyo ba 'yon, na parang Jewish? Hindi ko lang alam ha, kung may kinalaman 'yon. Tradition, pero, or ano, yeah. Opo, it might come from there. I don't know. Let's find out kung totoo 'yon. Wala ko lang. Pero we always we
we tried to look at the similarities ni Joseph at saka ni Jesus, you know, sa Genesis. Mm-hmm. Diba? Ang daming similarities nila. Yeah. Diba? Dito, ano yung kauna-unahan? No? If we will try to look at the similarities naman na na-experience ni Jesus at saka ni Moses, ano naman yung kauna-unahan na napansin yung similarity nila? Yeah. Yung ano, yung I believe na when Herod, no, King Herod, during the time of Jesus was born, he ordered all the infants, or no, all the children or the babies 1 to 2 years old or 3 to have to be slaughtered. Parang ganun. Here we the same thing, Pastor. Yeah, tama ka. Yeah. The Pharaoh during this time, no, he ordered all the infant that be born, especially male, no, particularly mga lalaki ay dapat patayin, no, kasi sila yung nagpaparami o yung lahi nila para matigil siguro. Yeah, during the time of Jesus, may oppression na, no. Mm-hmm. Coming from Herod itself, kapwa nila Hebrew yun, Jewish yun. In fact, that was their king. He was their king. Yeah. Diba? Pero ito, galing naman yung oppression doon sa Pharaoh. Mm-hmm. So mapapansin nyo, parehong-pareho yung kanilang ano, yung kanilang sitwasyon. Pareha silang gustong ipapatay. The same, yeah. Diba? Mm. Kasi siyempre, the enemy is trying to hinder na mangyari yung prophecy. Mm-hmm. Diba? Na sinabi kasi ni ano eh, ni Lord na there will be a deliverer. So the enemy will try to hinder that. Diba? Ganun din, sinabi rin ni Lord, there will be a Messiah. So the enemy will try to hinder that. Yeah. Diba? So pag sinabi ni Lord that he will prosper you, he will give you a hope and a future, he will, kumbaga, you will live a great life with God. Pag sinabi ni Lord na you will live a peaceful life, pag sinabi ni Lord na you will live a long life, mm-hmm, all in favor of you because he wants to bless you. Mm-hmm. Of course, the enemy will hinder that so that you will surrender and curse the name of the Lord and just do nothing and live a life of a loser. Diba? Mm-hmm. So, yeah. So, ito, clear ka agad na pinipigilan na. Yeah. Yung mangyayari. Kasi pagka nakalabas ang Israel through Moses from Egypt, matutupad yung promise kay Abraham, mm-hmm, na mapupunta sila sa promised land. Pansin nyo, tumakbo nung pinapatay yung mga bata na 2 and below that sa time ni Jesus, tumakbo sila sa Egypt. Yeah, the same, yeah. Naalala nyo. Pero ito siya, nasa Egypt. They went to Egypt. Pero siya ngayon, siya na mismo nasa Egypt at naging prince of Egypt pa. Di ba? Ang sabi nga dito eh, God has a sense of humor. The more na kalabanin mo ang Diyos, mismo sa bakuran mo pa, gagamit ang Diyos para hiyain ka. Mm-hmm. Di ba? Di ba? Kasi, ang gusto ng Pharaoh, patayin lahat ng bata eh. Tapos yung gusto niya ipapatay, napilitan siyang palakihin bilang prinsipe. Ito yung sinasabi sa Bible sa Psalm 23, I will make you lie down in green pastures. Di ba? Naalala nyo? Sabi sa Psalm 23, I will prepare a table in front of your enemies. No? In the midst of your enemies. Eh di ba ganito to? In the midst of enemy mo na pinapatay ka, pero pinapatulog ka, pinapakain ka ni Lord sa mismong palasyo ni Pharaoh. That's funny, right? I mean, a lot of people tried to hinder you, no? Even in the ministry, no? If people will try to hinder the ministry, you're not hindering the people who's behind the ministry. You're hindering the Lord. And He will make use, no? Yung kung anong meron ka, nasa Bible din yun, yung
the wealth of the rich, no, will go to the godly. Yeah. So God is the great equalizer kasi. Di ba? So di ba parang nakakatawa lang na, oh sige, gusto mong papatay yung ano, ah, wala kang control dyan. Ako may control. Patitirahin ko pa sa'yo. That's funny. How about the others? Good evening sa mga classmates. Do you have any other insight sa binasa natin? Okay, you are welcome to give your ano, your view or insight sa binasa po natin. Na so here we can see yung similarity nga sabi ni Pastor na between Jesus and Joseph or Jesus and Moses' life, na there's a order, no? Na nakita natin that they wanted to slaughter the children because the enemy wanted really to thwart the purpose and plan of God, no? For the Messiah to come out from this lineage, no? Okay, yeah. Okay, so wala na po kayong gustong idagdag. So, iwanan na natin yung verse 1 to 5. Okay, good evening po, Sister Amy. Nakikita ko dito, nandito Sister Amy, Sister Allison, and yeah. Good evening po. Good evening, magandang gabi po. Good evening. Professor, good evening. Professor, nandiyan na si Professor. Yeah, good evening po, Professor. Good evening, Amy. Good evening po. Okay. So, wala na po kayong gustong idagdag dito na ito pong batang ito ay alam natin na he was adopted by the Pharaoh, no? Okay. Si Moses. Okay. Si ano daw si Malaya gusto pong ano. Okay. Understood. Okay. Well, okay, let's continue. Verses ano na tayo? 6 to 9. Okay. Magandang gabi po. Sino pa yung mga okay. Magandang gabi. Magandang gabi po, Pastor Bong. Ah, magandang gabi. Pasensya na. Okay, yan po. Okay. 6 to 9 or 6 to 10. 6 to 10. Ang nakikita ko rito eh si Sister Pepot. Sa aking camera, ikaw ang lumilitaw. Okay. Okay. Sarap tayo ito. Number 6 or verse 6. Yes. Open it and show him the child, and there he was, a little boy crying. She felt sorry for him and said, "This is one of the Hebrew boys." Mm-hmm. Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Should I go and call a Hebrew woman who is nursing to nurse the boy for you?" "Go," Pharaoh's daughter told her. So the girl went and called the boy's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, "Take this child and nurse him for me, and I will pay you your wages." So the woman took the boy and nursed him. When the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses because he said, "I drew him out of the water." Okay, Moses. Yeah. Very exciting, you know? Parang ano lang, parang sinulat na, ano, na play. But this is a true story, you know, about boy Moses. Okay. Mr. P, anong masasabi mo sa binasa mo? Right away, they identify him, the boy, in the basket? Yeah, it's Moses. He's isang Hebreo, no? This one, verse 6, this is one of the Hebrew boys, no? Verse 7. Ano yung nakita nyo dito sa verse 7? Ako, Pastor, napansin ko yung sinabi nung prinsesa.
This is one of the Hebrew boys. Mm-hmm. So, ibig sabihin, maawain tong prinsesa na to, mabait. Kasi ha, halimbawa, anak ka ni President Duterte. Sabi ni Duterte, eh, patayin lahat ng drug pusher. Oh, eh, nakahuli ka ng drug pusher, ikaw yung anak. Eh, unang-una mong susundin yung utos ng tatay mo. Una, presidente yon. Pangalawa, tatay mo. Eh, di susundin mo. Diba? Nakita po, di pa patayin mo. Pero ito, inutos ng tatay niya, decree ng tatay niya. Tapos tatay niya pa. Pero hindi eh. Identified niya na Hebrew boy ito. Hmm. Supposedly, ang reaction niya, ibibigay niya agad doon sa maid niya. Sabi niya, oh, tapon niyo to sa ilog, Hebrew boy ito eh. Kasi utos ng tatay kay tapon lahat eh. Diba? So, ginamit nung Lord yung compassion ng prinsesa para maligtas tong si Moses. So, from the very start, hindi katulad ng mga pinapakita sa pelikula, no? Eh, si Moses, alam na na Hebrew siya. Alam ng prinsesa, alam ng Pharaoh, pero yung Pharaoh, wala siya magawa kasi hiling ng anak niya. Diba? Minsan, eh, wala ka na magawa pagka yung anak mo nagdala ng kuting sa bahay. Aalagaan niya daw. Oh, so, wala ka na magawa. Diba? Inampon eh. Kasi eh, you don't want to break the heart of your kid. Diba? Arang ganun. So, eto, dala-dala niya. Kumbaga, ang maganda rin naman dito, matalino rin tong ano, matalino pa sa matching tong kapatid niya. And sabi niya, eh, kung gusto niyo po, may kilala ako. So, sabi dito, who is nursing? Ibig sabihin nun, sa Tagalog, nagpapasuso. Ibig sabihin, kapapanganak lang. Eh, since pinapatay niyo lahat ng bata, wala siyang anak. Pinapatay niyo eh. Pero nagpapasuso siya. Eh, kung gusto niyo, papasusuhin yung bata. Tadaling ko dun. Eh, di nila alam, sineset up lang sila, si Moses. Eh, anak talaga niya yun. Kapatid niya yun. Ito yung si Miriam. Miriam, yeah. Defensor, Santiago. Yeah. So, yun nga yung sinasabi natin kanina. Gusto lamangan nila yung mga Israelites. Gusto patayin, gusto saktan. Whatever the plans of the enemies for you. Pag pumasok na ang intervention ng Panginoon, diba? Ang bumuka pa silang ano, parang walang alam sa buhay. Parang walang alam sa mundo. Di ba? Kumbaga, magumukha silang foolish. Di ba? Dahil mismo sa in their midst, palalakihin ni Lord yung bata. Diba? So, pumayag yung ano, yung prinsesa. Sabi niya, sige. Sabi niya, tawagin mo. So, tinawag ni Miriam yung nanay niya. Tapos ang sabi niya, o kunin mo itong bata na ito, pasusuhin mo para sa akin. Mm. So, hindi para sa kanya, para sa akin. Tapos, ito yung double black eye. Pasisweldoin pa. Diba? Yeah. Pastor, apo? How old was Miriam at that time? Probably she's a teenager po. Or probably... Mga 14. Yeah. Probably a grade schooler or a teen or basta a young girl, no? It can range from being a grade schooler to high schooler to college or college age or probably a young people, no? Early 20s siguro, probably. Yeah. Pero mas matanda siya kay Moses, obviously. And yun na nga, pinapapatay ni Pharaoh. Yun ang gusto ng enemy. Ang sagot ni Lord, o sige, pasususuhin ko sa gitna ninyo. Plus, pababayarin ko pa kayo. Yeah. Diba? Aba, nangyari sa atin yan, ha? O, diba? Nung, malamang, papatawag na naman tayo, Pastor Bert. Pastor Bong, renewal na naman ang kontrata. Diba? Imbis na ma-increasean tayo, eh. Hindi tayo in-increasean, binigyan pa tayo ng libre na gamit. Diba? So, ganun na yun eh.
sa humawak ka sa Panginoon. Tapos nung lumaki na, ibinalik niya sa prinsesa, 'di ba? Hmm. Pinanghalanan niya Moses, kasi ang ibig sabihin ng Moses, he threw him out of the water. Apo niyo, tita. Apo niyo, tita. Naririnig ko si Mia girl. Oh. Hi, Mia. Ito, pinapatulog ko. Hi, Tita Lenlen. Gandang gabi po, Sister Len. Valedictoria. Insight or any more info that you can add dito sa binasa natin? So makikita natin dito, binalik, ano? Binalik yung bata nung siya ay lumaki na, no? When the child grew older, brought him to Pharaoh's daughter. So, binalik si Moses sa kamay ng anak ng Pharaoh, and he became her son. So, inadopt na siya, no? Kagaya nga ng nabasa natin, the adoption of Moses. Meron ako naalalang kwento, Pastor, ano? May isang babae na for deportation na siya. Pilipina, no? Tapos, so siya yung tipong hinahanap talaga ng yung kinakatok na yung talagang pinapauwi na kasi overstayed na siya at saka basta madami siyang problema. And nagpakasal siya. Hindi niya pa nakukuha yung green card niya. Pero naka-experience siya ng domestic violence, no? Kasi sinaktan siya ng asawa niya, blah, blah, blah. Tapos, di parang nahuli na siya, no? Nahuli siya, pero wala pa siyang green card. Mm-hmm. So, ang ginawa nung, yung pala, may batas pala, no? Kasi itong babae na to naging Christian. So, sabi niya, pinapasa Diyos ko itong aking sitwasyon. Sabi niya ganun. Alam ko, in the midst of the situation, kahit dinahabol na ako ng batas, hindi naman sa kriminal, ha? Nagkataon lang na, kasi tandaan natin na, let us not look at people na walang papel na criminals. Nagkataon lang, wala silang papel, parehas lang natin silang human being. Alam niyo, minsan kasi some people, they look down on people na walang papel. Then, wala lang silang papel. Gusto lang nilang mabuhay ng maayos, pilit nilang inaayos, pero, sometimes hindi na sa kanila yung pagkakataon. So, sabi niya, she's hoping na huwag siyang mapaalis kasi pag napaalis siya, mahihiwalay siya sa anak niya kasi US citizen yung anak niya. So, nanalangin siya. No? At alam niyo pala, may batas pala na kapag sinaktan ka ng US citizen na asawa mo, meron palang provision na ikikip ka ng US government at bibigyan ka ng green card. Automatic. Tama ba, Tita Lenden? Yan, nagtatrabaho sa ano. Tama po ba? Yung siya mag-self-petition. Opo, pwede ma-petition yung sarili mo kasi you're a victim. Battered wife. Yeah, you're a victim of domestic violence. Di ba parang ganun yung nangyari dito? Hinahabol ko na ng batas. Pagkatapos, yung batas mismo ang nag-cover sa kanya. Para magstay siya at makasama niya yung anak niya at masagip siya, di ba? All because she believed in God. Nagtiwala siya, pinagpasa Diyos niya. Never no vengeance, di siya gumante doon sa asawa niya. And she just asked the Lord to help her. The Lord helped her. No? Ganun din ang ginawa ng Lord. O sige, yung batas ba to, immigration law humahabol sa iyo? Itong immigration law gagamitin ko para magstay ka dito. Ah, di ba? Ganun yun. Practical application yun. Yeah. Amen, yeah. That's a good insight, no? Sa comparing to our immigration law sa Amerika. In this case, no? Makikita natin na yung adoption, no? Yung napakaganda ng ng Amerika, meron siyang ganito na batas.
Okay. So ano pang makikita natin dito? Mga pangalan, ano? Moses was named. She named him Moses. I think nung bago i-anod sa tubig ng nanay si Moses, may pangalan na ba siya na binigay o ito na yung pangalan talaga niya? Parang wala pa, Pastor eh. Wala pa, ano? Kasi lumalabas ang sabi kanina, 3-month-old lang si Moses. 3-month-old. Ito, she hid him for 3 months. Mm-hmm. So, 3 buwan lang si Moses. Okay. Malaki pa si Evan dito. Si Evan kasi mag-1-year-old sa June 12. So, sabi niya, Moses, no, mostly mga... if you will look at the names of the Jew or yung mga ano, meron silang sometimes they before they will name them, it takes time, no? No, patapos yung pangalan nila eh, talagang related sa character nila, no? Like Jacob, no? Diba si Jacob is a ano ba si Jacob? The liar. A liar, no? A deceiver. Deceiver, yeah. Meron silang ano na naka-connect yung pangalan nila sa character nila. So the same thing with Moses, no? Ang tinawag sa naman sa kanya, siya ay hinango ba? Hinango? Or he was I drew him out of the water. Yeah. Yun ang pangalan na Moses. Okay, kayo, ano ba yung gustong sabihin ng pangalan nyo? Names are important. No? Sometimes, kung ano-anong pinapangalan lang ng mga tao, di ba po? Kasi, halimbawa, naringgan ko yung binibinyang anong pare, sabi, ano bang pangalan nitong anak mo? Sabi nga, Mercedes po. Sabi nga nun. Oh. Eh, sabi, itong pangalawang anak mo bibinyagan natin. Sabi nga nun, Celeste po. Diba, puro kotse ang pangalan. Anak mo, sabi nga nun, ano bang gusto mong ipabinyag? Diesel o gasolina? Sabi. Pero matawa tayo. Mga pangalan ng mga anak nyo, kapag pinabibinyag nyo, tandaan nyo. O kaya kapag binigyan eh, merong ano yan. Tanongin mo sila, Pastor Bert. Saan galing yung pangalan nila? Yeah, okay. Wow, hinango yung mga pangalan nyo. Did you make a research? Bakit yan po ang binigay na pangalan sa inyo? Yeah, tanungin natin sila. Ano, bakit okay. Yan ang pinangalan sa inyo? Pepot, okay. Bakit pinangalan kang Ophelia? Ophelia. Hindi ko alam, Pastor. Hindi ko natanong. Hindi ka naman hinango sa ano. hindi ko natanong eh. Okay. Ako ay pinangalan dito. Sana ba ito? Pakita ko sa inyo ah. Sandali. Mayroong mga meaning ano? Halimbawa yung fe. Fe means sa Latin ay happy, di ba? Mm-hmm. Wag mo lang lalagyan ng A. Pag fe yan ha, ibig sabihin nun, pangit. Dapat fe lang. Ako dito po pinangalan eh. Ito. Paboritong artista ng nanay ko noon. Ah. Yeah. Si Jeffrey Hunter. Ah. Yeah, tingnan nyo. Gandang lalaki eh. Oh. hindi ko lang nakuha yung gandang lalaki. Pero sa pagkakalam ko, tinanong ko yung nanay ko, ba't ba Jeffrey ang pangalan ko? Sabi niya, kasi favorite kong artista si Jeffrey Hunter. Ayun. Nakita niyo? Diba? Ang gandang lalaki. Ay, kasi hindi ko naman nakuha yung gandang lalaki. Okay. How about you guys? Ano, bakit pinangalan sa inyo yung pangalan niyo? Pastor, yung sa akin pala, yung Ophelia is one who assists or helps. Tama-tama sa ministry niyo, Tita Pe, ushering. Ministry of Health, yeah. About the others, you wanted to give your, ano, yung meaning ng pangalan niyo?
Google. Okay, sige, assignment. Curious ako, bakit Darin ang pinangalan kay Darin? Yeah, kasi usually, di ba sa lalaki yun? Oo. Yeah. Male name. Boy name po siya. Oh, yung pero boy, yung, diba? Darin? Tinanong ko kasi yung mother ko, bakit Darin yung pinangalan? Parang ano eh, parang Thailander or something na from Tibet or... Hindi naman related sa Dalai Lama, ano? Ano kasi po, kasi dati po, mayroon yung nakita yung papa ko kasi, ano, mayroon siya nakitang malaking pump boat no, na kapangalan Darin. Ah, yun. Unique daw, parang walang kakaiba daw sabi niya. So, oh. Pinangalan nila sa akin Darin. Pero, mayroon pa sanang kasunod yung Grace. Kaya ang kinuha ng lola ko yung Grace. Kaya na Darin na lang siya talaga. So yung complete name mo, Darin Grace. Maganda ay, sa, Darin Grace po sana. Pero tinanggal nila yung Grace. Eh. Oh. Maganda rin. Likely lang susulat mo pagka-exam. Hindi mahaba. Si Tita Faye. Likely. Ang hirap i-spell nung kay Tita Faye. Faye lang talaga. Yeah. Ang sabi naman ng daddy ko, Pastor, binigay niya yon. First of all, mahaba ang apelyido. Kung mahaba pa ang pangalan, matagal bago makaumpisa sa test. Sabi ganyan. Pangalawa, may faith daw siya sa akin na maka-achieve ako ng something good. Mm-hmm. Faith, because faith is faith in Spanish daw. Sabi. Oh, in Spanish. Yeah, faith in Spanish. Yeah. Ang nakakagulat yung pangalan ni Pastor Bong, Jesus. Eh, dun sa cellphone ko, nakalagay, Jesus Valdez. Pag tumatawag sa akin, nagugulat ako eh, Jesus is calling. Ayos ah. Bong, meron pa yung ano nyo, yung birth date nyo? Hindi, June. June, ha? Yeah. Usually kasi ang Jesus, ang birthday, December 25. Yeah, December ang ano eh. No? Ang lola ko kasi, Jesus eh. Jesus din ang pangalan. Ang apelido niya, Padre. O, pag hindi ka pa naman ginalang din, biro mo, pangalan mo, Jesus, Padre. Yeah. Jesus, yeah. Praise God. Ako, hindi ko makalimutan yan eh. Kasi yung street namin, Jesus. Then, yung across namin, Ascension. So, Jesus ascended. Kaya yun ang ano namin. Very meaningful din yung street namin. Okay. So, let's move on. Ano? From verses 10, let's move to verses 11 to... 15, okay. So, next to my camera is another Fe, si Professor. Magkatabi kayo eh. Okay. Alphabetical lata ito eh, ano? Ay, hindi. Kasunod si Pastor Bong. Okay. Tita Fe, kayo po. Makakabasa po po kayo na ano? Can you read, Tita Fe, verses 11 to... 11 to what, Pastor? 14? 14? Dapat 5 eh. Or tama, 11 to 14. 5. Yeah. Sige po. Years later, after Moses had grown up, he went out to his own people and observed their forced labor. He saw an Egyptian striking a Hebrew, one of his people. Looking all around and seeing no one, he struck the Egyptian dead and hit him in the sand. The next day he went out and saw two Hebrews fighting. He asked the one in the wrong, "Why are you attacking your neighbor? Who made you a commander and judge over us?" The man replied, "Are you planning to kill me as you killed the Egyptian?" Mm-hmm. Yan lang. Hanggang doon lang, Pastor. Info. Then Moses became afraid and thought, "What I did is certainly known.
When Pharaoh heard about this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in the land of Midian and sat down by a well. Okay. Na-worried na siya. Oh, ito, another sin na naman ito, no? So he was already no longer a child, no? Dito yung makikita natin, years later, sabi niya, gusto niya sabihin talagang he grown up already, he's already an adult, no? And maybe he's also one of the Pharaoh's overlooker or overseer sa mga nagtatrabaho, no? Lumilibo din siguro siya, no? Nagmamasid or naglalakad, nagbabantay sa mga nagtatrabaho. And he went out to his own people. Does he know right away na his own people na galing siya sa mga lahing ito? And observed their forced labor. Yeah, alam niya po. Kilala niya yung sarili niya. Alam niya hindi siya Egyptian eh. Yeah. So you know right away, no? Yung kanyang identity. Yeah, most probably 40 years old na siya nito. Ito yung first 40. Okay. Yeah, kasi siguro mga 30, 39, ano? Kasi when he fled, when he started that another 40 years sa Midian, another 40 years yun, sabi mo nga, Pastor, ano? So maybe he's already 30, on his 30s, no? No, mga late 30s na siya nito. So dito yung makikita natin na he's watching, sabi niya, observe their forced labor. So parang baga isa siyang ano na ano bang tawag doon, yung mga nagbabantay sa mga nagtatrabaho? Foreman. Foreman or Taskmaster. Taskmaster, yun. Yun na. Taskmaster. And then sa kanyang paglilibot, nakita niya itong isang Egyptian na he's striking his own people, ano? Mukha niyang Hebrew. So looking around, no one saw him. Akala niya walang nakakita. So he killed this Egyptian, ano? And hid him in the sun. Okay, bago po tayo pumunta doon, no? Let's tingnan po natin dito na when we were born, no? Do we know right away our identity? Kasi ngayon may mga identity crisis eh. ano lang po, nagsa-sidetrack lang tayo. Because Moses know right away that he's not an Egyptian, no? He knows that he's an Hebrew. Okay. So, as a child of God, what is our identity? Ano ba yung identity natin? Are we a U.S. citizen, a Filipino, or we are a child of God? Senior citizen. Senior citizen. Yeah. Okay. Good evening, Ravi. Sino ba si Ravi? Ravi, sino si Ravi? Yan nadagdag sa atin. Hindi ko na nakikita ya. Good evening, Ravi. Ano ang pangalan niya? Ravi. Rabbi? Ravi. Hi, Ravi. Good evening. Good evening po. Welcome po kayo. Okay. So, okay. So, let's go on. Then, there's another incident, no? Ayun eh, hindi naman Egyptian yung pangalawang insidente. Ano po yung pangalawang insidente? Kamukha niyang mga Hebreo, ano? Nag-away sila. And then, anong nangyari? Nagtanong siya, bakit mo siya sinasaktan? Kamukha mo siya, ano? Kalahi mo siya, sabi ganun. But Moses, without knowing it, meron palang nakakita sa kanya. No? Kaya yung sa verse 14, sabi niya, itong lalaking ito, parang bakit ang lakas mong magsalita sa amin eh, ikaw nga dyan, ano? Kung titingnan natin, if we will paraphrase, you killed somebody, no? Now you are trying to judge us, parang kung sino ka, no? Okay, ano po yung makikita natin dito? Napaganda po nito, ano? Na if we will apply it in our life. Anong bang sabi ni Jesus?
Kasi madalas natin naririnig ito sa mga bata, eh, you're not the boss of me, di ba? Pag iniutusan ng matandang anak, na kapatid, yung nakabatang kapatid. You're not the boss of me, sabi niya ganun. So, yeah, parang sinasabi dito, hindi ka naman namin boss, ha? Sino ka ba? Yeah. Who are you? Bakit? No? Papatay mo rin ba kami kagaya nung ginawa mo sa Egyptian? Gulat siya, eh, yung nakakita sa kanya. Siguro ito kung ano natin, if you will, I don't know if you will sidetrack, no? Sometimes in judging others, no? Sometimes we are quick to judge others, but looking at ourselves, no? If kung titingnan natin, kamukha din pala din natin sila, no? Na meron din kahinahan, or we have also weaknesses. Sabi nga ni Jesus, before you judge others, you have to look first in your own eye and remove the, ano yun, yung, ano ba yung tawag doon na sinabi ni Jesus? The beam of light. Ano po yun? The beam. Remove the beam. No, the beam. No? So, gusto niya sabihin, you better examine yourself first before you make any try to correct somebody, you know, or judge somebody. Tama ba? Are we in line with what we are reading dito sa ano ni Moses? Pwede ba natin idagdag yon, or ano? Is it related? Parang ano, no? Pinupuna mo kami, eh, ikaw nga, may mali ka rin ganawa. Parang ganun. Oh, yeah. Yun. Ano? Okay. So, siguro, dito yun, makukuha natin dito yun, ano? Sa ating mga insight na makikita dito. Then Moses became afraid and thought, what I did is certainly known. Okay, so meron palang nakakaalam. May CCTV. Napanood siya sa CCTV. Okay. So sometimes we thought no one caught us, no? Walang nakakita sa atin, pero nakalimutan natin, pero palang CCTV sa itaas. hindi natin nakikita yung CCTV na napakalaki sa itaas. Okay. May nangyari na ba sa inyong ganito na you became afraid, no? Na ano ka, na narattle ka or nag-isip ka, what I did is certainly known. So you thought na you have hid, no? Na tinago mo yung kasalanan mo o yung nagawa ang pagkakamali. But yun nga, no? Nung pinatay yung Egyptian, tinago niya, eh, no? So here we can see that he's trying to hide this what he have committed, no? Yung mistake niya o yung ano ba yung ano, yung nagawa niyang kasalanan, no? But somebody saw him. Sa atin kaya, ano, how can we apply this one? Anybody? Ito yung traffic. Sister Lynette? May camera pala. Sa traffic. Okay, may camera pala. Nag-right turn ka, no? Overspeeding. Overspeeding. Kala mo walang police, may camera. Sa Pilipinas yan o dito sa... Dito. Dito. Okay. Kasi galing ako sa Pilipinas. Ano? At hindi ka mahuli talaga kasi yung mga traffic light hindi umaandar. Yung stoplight, pastor. Yung two years ago, 2019, umuwi ako eh. Yung traffic light na yung mga nakikita ko, hindi umiilaw. Eh, nung bumalik ako ng 2022 this year, ganun pa rin. Kulang pa rin sa ilaw. Oo, hindi pa rin umaandar. I don't know what, ano yung ano natin sa mga traffic management natin, o kaya hindi talaga nila pinapansin, o they don't give attention. No? Kaya kanya-kanya yung ano, kung uwi po kayo, mas grabe sa amin kaysa sa Manila. Sa Manila pa naman, umandar yung mga traffic light. Eh. Sa Angeles, wala akong nakitang umandar. Except nung pumasok ako sa Clark Air Base, umandar po yung mga traffic light. At kapag lumabas na kayo ng Clark, kanya-kanya na. May motor, may
may tatlong gulong, may apat na gulong. May walong gulong talaga nagsasama-sama sa ano, nagra-rumble talaga. Kaya hindi po ako nagda-drive eh. Sister Elby ang nagda-drive doon. Okay. So ano po masasabi niyo doon sa binasa ni Professor? Any more insight? Okay. So, sa takot sa sumakbo na siya. Makbo na siya. Oh, so, meron man tayong ano, if ever there are things that we can heed from other people, but in the eyes of God, no? Ito hindi natin may tatago, no? Kasi papatay na siya ni Pharaoh eh. Noon hindi siya magalaw kasi walang ano eh, wala naman siyang kasalanan, tapos kinapkop pa siya ng prinsesa. Mm. Eh ngayon may ginawa sa mali, pumatay siya ng Egyptian. Yeah. Diba? So, talagang hahabulin siya ni Pharaoh. Takot siya. Mm. So, meron silang batas din ano, na once you committed a crime, you have to face the crime. Yeah. So, basta rest lang ako. Okay. So, meron po kayong gustong idagdag doon. But Moses fled Pharaoh and went to live in the land of Midian and sat down by a well. Okay. May kwento yung mga well na yan, ano? Every time. From the Genesis na binasa natin, palagi, no? Yung the well, there are a lot of stories about it. So, wala na po kayong idadagdag dito. So, siya po ay tumakas, ano? Siya ay tumakas sa kanyang mga dapat harapin, ano? But still, we believe, no? God has a purpose and plan for the life of Moses. Okay. So, let's continue. Okay, so wala na po kayong idadagdag doon. So we will move on. Verse 16 hanggang 20. Okay, I believe 20. Well, intayin po natin si Pastor. Nasa 16 lang tayo. Or 18, 16 to 18. Sige po, pakibasa natin. Pastor Bong, kayo po nakikita ko sa camera ko. Okay, sige Pastor. Verse 16 to 20 po, kung maano nyo. 20, oh, sige, Pastor. Now a priest of Midian had 7 daughters, and they came to draw water and fill the trough to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock. When the girls returned to Reuel, their father, he asked them, "Why have you returned so early today?" They answered, "An Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the flock." "And where is he?" he asked his daughters. "Why did you leave him? Invite him to have something to eat." And Pastor. Okay. So here we can see, I believe this is the very, or the second, bagay ano yung buhay ni Moses, ano yung kanyang first 40 ay it started in Egypt, and as well in this second phase ng buhay niya na he will start the another 40 years, no? So makikita natin na when he fled Egypt, ito yung pangalawang ano niya, kumbaga buhay niya, no? Another set of 40, yung sinabi nga ni Pastor na 40 sa Egypt, 40 sa Midian, then 40 when he will come back to lead the people of God out of Egypt. No? So dito yung second phase ng kanyang buhay na makikita natin dito. He fled to Midian, and now there's a scene, no, na makikita natin dito. There's a priest, no, from Midian, he has 7 daughters. And they came to draw water and filled the troughs to water their flocks. So ito naman parang na-rewind natin o naalala natin yung mga ginawa ng kanyang mga ninuno, no? They always in their journey they look for water, no? Yung well.
si Abraham, ganun din si Isaac, and as well Jacob, no? And mostly napakaraming kwento ng balon, no? The well. Sir, so, yung sa balon, kasi di ba maraming scenes na matatagpuan lagi sa balon. Yung women at the well, woman at the well, diba yung Samaritan woman at the well, tapos yung si Isaac, kinadala niya ang tauhan niya, sa well din niya nakilala si ano, Rebecca. Diba? Yeah. So, madaming ano eh, tapos yung scene na palaging sa well lagi nagkakaroon ng mga tipanan or parang a seal of the deal, blah, blah, blah. So, ilang beses mo nating nakikita, no, nababasa sa Bible yung well. Ano yung kahalagahan ng well? Bakit lagi silang nasa well? No, kasi siyempre, well, a source of life. Kung wala silang tubig, di ba? Kasi hindi na natin napapansin ngayon sa panahon natin dahil ang tubig ay dumadaloy na sa faucet. Pero nung una, wala namang sistemang gano'n na didiretso sa bahay mo eh. Iigibin mo pa yan, iigibin mo. Throw. So siguro yung mga sinaunang tao na kung naalala nyo, noong unang panahon, di ba, nag-iigib pa tayo sa poso. Naalala nyo ba yun noon, di ba? Kasi wala pang sistema pumapasok sa bahay. So ganun din yun. Ano? So medyo siguro mahirap makapag-identify yung mga tao ngayon dahil paglabas nila sa mundong ito, eh, pagbukas sila ng shower, may hot and cold pa yan. Di ba? Noong unang panahon kasi, para makakuha ka ng tubig, iigibin mo yan. Pag, sa pag-igib mo, mapipilitan kang tumambay doon kasi may tinatawag pang pila balde. Di ba? So, may, sa panahon nila, may kasabay na kumukuha ng tubig na pang-inom, no? Maaaring pang-gamit sa bahay or pan-patubig sa mga kamelyo at mga hayop. So, nagkikita-kita sila madalas sa, ano, sa well. So kaya laging nababanggit yung well na laging point of ano, kumbaga sa pelikula, yeah, kumbaga sa pelikula yung laging nakikita mong scene sa tindahan ni Aling Nena, parang ganoon. Nagkukumpulan yung tao kasi doon naman yung source ng bibilan nila ng pagkain. So ibig sabihin kaya sila nandoon, it's a source of life para ma-sustain mo yung life mo. And Jesus spoke about the living water, yung tubig na hindi nauubos. Diba? Yeah. So, siya yun eh. Kumbaga, kaya pinakita sa Bible na lagi nagpupuntaan sa well ang tao. Makikita mo yung scenario nito sa well, si Moses, diba? Tumulong, blah, blah, blah. Kasi, kailangan nila ng tubig. So, sa buhay spiritual natin, si Jesus ang living water, no, aside from being the bread of life. Kailangan natin siya. So dapat magtatagpo tayo tuwing Linggo, no, doon sa ating igiban, no, sa Wiley Chapel, no, kasi nandun yung source of life, di ba? Mm-hmm. Parang ganun siya. Yeah. It's a point of contact. Yeah. Wherein we will be ano, yung quench our thirst, kumbaga. Mm-hmm. No, parang makikita natin dito if you will use your imagination. Si Moses, hindi natin alam kung sumakay siya ng kabayo o naglalakad lang siya. And then we know na it's very hot, no? Mm-hmm. Very yung ano, yung surroundings niya, mga bundukin o mga disyerto ang kanyang nilalakbay. So of course, siguradong mahuhaw siya, no? So dito makikita natin, kaya nabanggit itong well na ito, no? Maganda yung ano ni Pastor dito na truly indeed when we are thirst we look for water, but in spiritual aspect, no, sa buhay spiritual ang tunay na nagbibigay ng kaginawan, no, spring of life, sabi nga, or spring of water ay si Jesus. Naalala ko lang, Pastor, kasi na 70s 80s pagkatapos namin mag-basketball noon, ng mga bata kami. So, punta lang kami doon sa mga alley na naglalaba kasi merong bukas na tubig eh. Oh, giri po. Yung unang panahon, naiinom mo pa yung tubig sa ano, sa nawasa, oh, diba? Oh, yeah. Dito to yun. Ngayon, di mo na maiinom eh. Wala, bumili na mineral water eh. Yeah. Diba? Pero sa ano po, another similarity ni Jesus
saka ni Joseph, ay ni Jesus saka ni Moses. No, dito sa sitwasyon na to, ano yung napansin nyo na similarity nila? Meron na naman kasi silang similarity. Mm-hmm. Anybody na pagdating sa ano, sa estado sa buhay? Joseph? Hindi si Joseph, si Moses. Moses, kasi mapapansin yeah. nyo si Jesus, di ba? From being king, naging humble servant. Lumabas sa sabsaban. Tapos live a life of humility. Si Moses, from being the prince of Egypt, naging humble shepherd na lang. Tapos, ang sineshepherd niya pa, hindi pa kanya. Yeah, we can see. Sa ano niya pa? Sa kanyang biyanan. Di ba? Sa biyanan niya yan, hindi naman sa kanya yan. Buti ko sa kanya, hindi. So, nangangamuhan lang itong si Moses. Imagine nyo, mayaman ka, di ba? O, kumbaga, nakatira ka sa Bel Air, sa Makati. O, ganda ng bahay mo dun sa ano, sa Forbes Park. Tapos bigla kang mag-iigib ng tubig sa may kanto ng tondo, di ba? Kasama mo yung mga siga dun, maraming tato, di ba? So, parang ganun nangyari kay Moses, no? It's a trying times for him. It's a test of humility. And he passed it with flying colors. Kasi hindi siya yung parang, pagsilbihan niyo ako kasi prinsipe ako ng Egypt eh. Hindi siya ganun. No? Environment, yeah. Naglingkod talaga siya. Napangasawa niya itong si Sephora. Diba? Yung anak ng priest of Midian. Pag sinabing priest of Midian, ikaw ang spiritual leader at the same time, ikaw din ang leader. Ng parang si Abraham, spiritual leader at the same time tribe leader, no? So, ganun din si Isaac, ganun din si Jacob, di ba? So kumbaga sila yung hawak nila yung dalawang posisyon na yon. Sila ang pinaka barangay captain, sila rin yung pare, parang ganun. Sila yung nagdi-lead sa tao into worship. So kumbaga big time itong biyanan niyang ito doon sa Midian. Okay. Praise God. So wala na po kayong may dadagdag dito. So here we can see, I believe na ito na yung ano, no? Na training ground ni Moses. Pastor. Shepherding God's people. Okay, sino po yun? Si Tita? Tita Len po. Tita Len. Okay, Tita Len. Pero dito, hindi siya na-recognize as na-recognize siya as Egyptian. Yes, yeah. Yes. Kasi itsura niya pa niyan. Malamang. Baka may makeup pa siya. Oo. Oh, may Egyptian pa itsura niya. Yeah. Kasi pagka-describe sa kanya sa verse 19 eh. An Egyptian rescued us from the shepherds. Tinulungan niya pa sila na mag-drew ng water para i-water yung flock nila. Yeah. Kaya yung mga damit niya o yung itsura niya, no, hindi pa niya tinanggal. Nakalitan. No? Yeah. Pero kasi siya. Hindi siya nakapag-ready eh. Yeah. Opo, hindi siya nakapag-read. Pag-known ka as Egyptian, known ka na mayaman. Yeah. Yeah, oo. Position. Yeah, yeah. Tama yun. Maganda observation yun. Kasi hindi lang basta, halimbawa, nakakita sila ng Egyptian. Kahit na hindi prinsipe si Moses, mataas pa rin ang tingin sa kanila. Kasi ang Egyptian, mas mayaman sa ibang bansa. Kumbaga, parang sa atin, pag nakakita ng US citizen, kahit na hindi naman mayaman, US citizen yan. Oh, US citizen yan. Teka lang, di ba? Kita mo, pag umuwi ka sa atin, US citizen. Amoy years. Pag binata ka, papalimutan ka ng dalaga eh. So, ito si Moses, tama si Tita Lenden. Itsurang Egyptian pa siya. Kasi hindi siya nakapaghanda. Dahil tumakbo na siya agad-agad. Hindi na siya nakapagpalit o ano pa. At saka hindi naman siya siguro masanay. Ano yung papalit niya? Eh, yun ang kinalakihan niya. Di ba? Pero kasi hindi nang probably nag-save sa kanya. Hindi siya tinaboy. Yeah. Or hindi siya sinaktan o hindi siya sinumbong ng mga babae. Hindi, tumulong kasi siya eh. Yeah. Hero siya eh. Tinulong. Kasi itong mga shepherds na to, loko, dahil pinipilit agawin yung balon. Kasi nga, it's a source of life. O sino mauna, siya ang unang gagamit.
Eh, since mga babae to, mababa ang tingin nila, kaya nilang paalisin. Dumating si Moses, nakatulong siguro yung pagiging Egyptian niya. Parang gano'n, di ba? Parang US citizen ka, dumating kami, inawat ka sa kalto ng tayuman, nag-aaway, in English-English mo, nakinig sa'yo. Kasi US citizen ka. May dating yun. I mean, let's face it. Di ba? I mean, anbawa, amboy ka, dumaki ka dito, punta ka sa Pilipinas, pakikinong ka eh, sa totoo lang. Kahit na ang damit mo ay sando lang at shorts, dahil makikita nila, medyo ang balat mo ay manipis, mapusyaw-pusyaw ka, dahil nga lumaki ka na Amerika, tapos ang salita mo ay may ibang tono, sabi yung makikinig sa'yo ang tao. Kahit hindi ka mukhang prinsipe, di ba? Si Moses siguro mukha ng prinsipe, tapos Egyptian pa, wala lang pera. Iba pa yung tindig. Iba pa yung tindig kasi nga royalty, lumaki siya, di ba? So may breeding, kumbaga. So kaya nagulat itong ano eh, sabi nung Bianan eh, nasan na? Ba't di niya nimbita mag-apunan dito? Si US citizen yan eh, mapipetition tayo niyan. Biro lang. Okay. So dito makikita natin ano na dito na siguro na banggit yung mga shepherds. I believe this is the training ground for Moses, no, in shepherding God's people, no. Ang napuntahan niya ay mga nag-aalaga ng mga tupa or camel or we don't know kung ano man yung mga alaga nila dito. So makikita natin sa kanya yung compassionate din siya, di ba? At nire-respeto niya yung mga kababaihan. At dito ay makikita natin na pinagtanggol niya yung mga anak ni itong ano, itong leader nila, si ano ba yung pangalan ng tatay ng mga babae, si Jethro. Si Jethro. Yeah, Jethro ang Ruel dito ah. Yeah, dalawa po yung pangalan niya, Ruel and Jethro. Yeah, okay. Yeah. Jethro, his father-in-law, no? Naging father-in-law niya. Okay. So, pagkatapos sabi dito, bakit niyo siya pinaalis, no? Kasi is their father wonder why they came back so quickly, no? It takes time really to water and give water to the flocks. Matagal talaga kung titingnan natin. But they came back and then sabi niya, so makikita din natin sa character ng father-in-law niya, na even though this man who helped her daughter, his daughter, where is an Egyptian, and yet he's inviting him to dine with him, no? Or with them. So hindi siya, no? Hindi siya bias or hindi siya racist or what, no? Kasi kung ibang lahi yun, why invite him, no? Pero siya, hindi niya inantala yun. Sabi niya sa mga anak niya, bakit niyo siya pinaalis, ano? Di ba sa atin, meron tayong kaugalian na gano'n na kapag meron tumulong pa tapos, bakit hindi niyo siya pinatuloy, no? Yeah, patuloy yeah. Niyo, no? Ganun yung ano natin, di ba? Yung kultura natin. When somebody give assistance or help or anything, ang unang ano natin, patuloyin yun, no? Yung gusto naming makilala or ano. Yeah. Appreciate yung ano. Yeah. At saka ang Egypt kasi nun parang ano, US eh. Most, one of the most powerful nation. Yeah. So yung citizen nito, lalo pa prinsipe nito, talagang special para sa isang maliit na bayan kagaya ng Midian. No, kumbaga parang ang isang Amerikano pumunta sa Pilipinas. Diba pag kami pumunta mga Amerikano sa Pilipinas, special sila eh. Talaga inaasikaso, pinapakitaan ng maganda, Filipino hospitality. So, maaaring ganito rin yung pinapakita nila. Tapos plus, tinulungan pa sila. Tinulungan pa sila. At saka, well-known kasi yung Egyptian, hindi lumalapit sa hindi Egyptian. Natatandaan nyo noon, yung kay Joseph, yeah. Bawal silang kumain o tumabi man lang. Kumbaga, mababa ang tingin nila sa ibang tao. No, racist, kumbaga. Yeah. So, kung ikaw si Jethro o si Reuel, masasabi mo na, teka, kakaibang Egyptian to. Di ba? Kasi hindi siya, tumulong siya sa anak ko. Mas lalong interesting to. Kaya tawagin nyo, kaya mag-dinner tayo.
Binigay niya pa nga yung anak niya, di ba? Si Phora. Si yeah. Para pangasama. Okay, yeah. So no more input. Okay, let's go on. The last 5 verses, ano? Ano, ay. Saan tayo nag-uminto? 20? 21, Pastor. Okay, 21. okay, ang nakikita ko rito eh, si Shane, ano? Brother Shane, are you still there? Yes, Pastor, I'm here. Yeah, would you read the verses? Nito 20, 21 ba? Yeah. Hanggang ano na, yung last okay. Natin. Yeah. Yeah, Moses agreed to stay with a man and he gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. She gave birth to a son whom he named Gershom, for he said, I have been a resident alien in a foreign land. Mm-hmm. After a long time, the king of Egypt died. The Israelites groaned because of their difficult labor. They cried out their cry for help because of the difficult labor ascended to God. God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw Israelites, and God knew. God saw the Israelites, yeah. Amen. Okay. So here we go, ano? So si Moses, he wanted na siya sa Egypt. So siguro dito nag-decide na siya, no? Moses agreed, no, to stay with the man, no? Yung nag-invite sa kanya si Jethro, no, yung father-in-law niya. Siguro napakabilis dito, no? Pero I believe it takes time. Kung titingnan natin, reading between the line, siyempre yung tatay hindi naman kagad ibibigay yung anak, di ba? Uh-huh. I believe it takes time, no? We don't know, years maybe. Then after that, siguro na in love si Phora kay Moses. Sino ba yung nagigib no na ano na kagaya niya? Si Rebecca, no? Yeah, the same story. No? Yeah, so she gave Phora to Moses in marriage. And later on, hindi nagtagal, nagkaroon siya ng anak. Here again, ano? Yung nabanggit natin kanina, once they name their children or their name as some meaning, no? Si Moses, anong meaning ng kay Moses? He was taken, no? Taken from, ano? The river. From the water. Yeah. Si Hinango, no? Sa tubig, no? Yun ang pangalan. Moses. Ito naman si ano ito? Gershom. Gershom, no? Siya naman ang pangalan niya, ang gusto sabihin nito alien from in a resident alien in a foreign land. I have been a resident alien in a foreign land. Okay. So yung mga pinanganak sa Amerika, mga pangalan nila ay Gershom, no? OFW. OFW, kung kayo ay first, ano yun, first generation ba yan, Pastor, or second, ano na, third? Yung ibig pa sabihin, parang tayo rin tong si Moses eh. Na-identify tayo sa kanya. Kasi ako, dumating ako dito sa Amerika, I was only 34 or 35. No? Si Moses, nung dumating siya sa Midian, almost the same age, no, late 30s, early 40s. Yeah. 40s, mag-start na. Yeah, magsisimula sa mag-40 siguro. So, nakaka-identify ako sa kanya. Living in a foreign land, no? Resident alien. Kumbaga, residente ka, pero hindi ka naman talaga taga dito. Mm. Pero yeah. He was treated well sa Midian. Kagaya natin, we were treated well dito sa Amerika. Yeah. So, pero kung tutusin natin, Pastor, if you will look at it, ano? Ano bang tribo si, ano? Si ano ito, yung father-in-law niya, si Jethro. Ah, wala pa. Ano, hindi po. Ano nila yan eh. Ang mga Midianites kasi, tawag nito,
pinsanin din nila pero hindi part ng ano ng Israel. Hindi. Ng Israel, yeah, okay. Eventually, makakalaban din nila. Israel. Median, ano? Pagdating ng panahon, makakalaban din nila. So, dito makikita natin na yung mixed marriage, ano? Yeah, mixed marriage na yan. Mixed marriage na dito. Okay. So, verse 23, di naglaon, sabi niya dito, namatay yung hari ng Egypt, no? Okay. So, going back, no? Na naalala ko why they were being given a hard labor and treated as a slave, no? Nung dumating sila, di ba, yung unang pero, binigyan sila ng sa Egypt, binigay yung Goshen sa kanila. Yeah. They were treated well. And yet, at the end, bakit sila ganito ang situation nila ngayon? Kasi if we will look back, yung naging pero na after that, they no longer remember Joseph, di ba? Yun ang kwento dun eh. Kaya ito na yung naranasan nila. Na even this pharaoh right now, no, hindi na niya kilala yung mga where they came from o yung nagawa ni Joseph sa kanila. I believe, no? So, naalala ko lang kasi sabi niya dito namatay yung king, no, ng Egypt. So here we can see na the Israelites groaned, no, because of their difficult labor. They cried out, and their cry for help because of the difficult labor ascended to God. Oh, yun. So ano po yung may ano nyo dito? Yung sa verse 23 and to the end. Any insight na may bibigay po natin dito? Na remember, these are God's people, no? Na palaging makikita natin yung generation to generation, binabanggit yung pangalang Abraham, Isaac, Jacob, ano? Yung mga nuno nila o pinanggalingan nila. So yung kanilang paghirap, no? It came to an end, no? Na sila ay sa kanilang pagkawari ay nadinig sila, no? Dininig sila ng Diyos. O nakaabot sa Diyos ang kanilang hinahing o yung kanilang matagal na paghirap o yung kanilang complain, no? God heard their groaning. So dito makikita natin ang Diyos natin ay hindi natutulog, no? Kahit na nasa mahirap kayong sitwasyon ngayon, o sa siguro kung i-apply natin, sometimes we are going through a lot of difficult times, o yung mga trials, o masabi natin, o yung mga pagsubok sa buhay, di ba? And yet here makikita natin na kagaya ng mga Hebrew o yung mga chosen people of God, even in their difficult times or hard times na masasabi natin, God is watching them. So ikaw o ako, kung ano man yung dinadaanan natin, para sa akin lang po, no? Nakikita ko dito, ang Diyos natin ay tayo ay kanyang binabantayan. Amen po ba? Pagaling na nag-ira, Pastor. Oh. Kasi baby pa lang si Moses, eh. Kaya nga pinapapatay yung ano, di ba? Sa mga babies. No? Tapos lumaki na si Moses, nag-40 years na, lumipat na Midian. Pagkatapos, 40 years si Moses noon, 80 years old na siya. Para tawagin, para maging deliverer. Lumalabas, 80 years na sila naghihirap niya. Yeah. At faithful ang Panginoon, naririnig niya yung groaning ng tao. At naalala niya yung covenant niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya niready niya na yung pagbabalik ng deliverer. So nakita niya ang kanyang bayan, di ba? Sabi niya, God saw the Israelites and God knew, no? Alam ng Panginoon. So God knew your kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, no? Kaya wag lang tayong bumitiw, no? And sometimes we think that God, as if God is not hearing our prayers, or sometimes as if our prayers are only up to the roof, no? Yung parang
hindi ata, parang hindi lumalampas ata yung dalain ko, parang nasa bubong lang. You know what, na I believe God hears our cry, even a whisper. I always mention whisper, no? Just recently, yung singer ko nga sa inyo na I missed that opportunity to share the good news dun sa pamangkin ko na doon ko lang nakita, pero actually, ano lang, kaba ko lang, ano? Kasi nakatakip yung ano niya eh. Nakatakip ng mask. And the same thing with me, nakamask din ako, hindi niya ako na-identify. Sabi ko, parang yun ang kamag-anak ko, kako, nung pag-uwi nung gabing yun, Lord, I missed that opportunity, sabi ko. Could you give me another chance na makita ko siya? Just a whisper, yung sinabi kong yun. Can you imagine, ang laki ng Pampanga. I don't know kung saan siya nakatira or sa Angeles City. Nung katatapos lang yung na-share ko nga na after that service, so hindi man kami nakapag-attend ng service. We missed that service na napakagagan nilang nag-service 8 to 9. We thought they start by 9. So tumuloy kami doon sa Pancake House ba yun? No? I don't remember the name. So the following day, yung whisper ko na that night na sana makita ko yung pamangkin kong yun. Can you imagine the following day when Sister Elby, as I have mentioned, nag-parking sa sasakyan niya, nakita ko right away yung mata ko, pagbaba ko, siya yung nakita ko. Sabi ko, ito yun, yung kamag-anak ko. I believe that's not an accident or coincidence or anything, but I believe it is God's ordained na ano, appointed, divine appointment sa kanya na imi-meet ko siya, ipagpe-pray ko siya, and even his son, na yung bad boy na anak niya. So yun, I believe na huwag tayong manghinawa sa ating mga panalangin, no? Minsan nakala natin parang lumalampas lang sa tenga ng ating Panginoon o parang hindi niya naririnig. But for me, I believe even a simple prayer, no? God still, no? Is watching us and hearing us. And God is an answering God. Amen. Kaya sa susunod na kabanata nito, makikita natin na very interesting ang Exodus, the life of Moses. Yeah, Pastor, baka wala tayo sa susunod na Biyernes kasi wala tayo, Pastor. Aattend tayo sa ano eh, nasa San Jose, California tayo. Mm-hmm. Aattend tayo ng ano, ng ano nito. Summit. Asian Summit, no? So merong dinner 'yon, may gabi, aabutin ng ano. So hindi tayo aabot eh. So yeah, parang wala tayo ng Friday, Pastor. Wala tayo ng June 10, babalik tayo June 17 Friday. Oh. Yeah. Okay. Yeah. So Exodus 3 naman 'yun. Okay. So wala ba any insight o gusto niyo idagdag or you have any prayer requests or tonight before we close? Pastor, may tanong lang ako. Sige po. Kasi medyo nakukuluhan ako. Balik tayo dito sa verse 4. Verse 4. Okay. Yung his sister, sino yung his? Ah, si ano po yun? Si Miriam. Miriam. Depends. Hindi, sino yung sinasabing his? Sino yung his na yun? Si ano po? Si Moses. Moses. Si Moses na yun, oo. Okay. Verse 4. So si Miriam din, Pastor, yung si Miriam din ba yung nagkuha ng magne-nurse doon sa kay Moses? Kano? Opo, siya rin po. Ano ba yung sabi? Then his sister, ayun, his sister. His sister. So they distance in order to see what would happen to him. So, parang ganito yan eh, Tita Fe. Kapatid. So, Pastor, yung nanay ni Moses, nanay din ni Miriam, gano'n? Yes. Apo. Ganito yan, Tita Pefot, para mas maintindihan mo. Eh di... Gulo po ko lang. Para mas maintindihan mo, ano, sabi ni ano si President Biden, papapatay lahat ng batang lalaki. Ngayon, tinago mo ngayon si Stephen. Di ba? Kasi papapatay si Stephen eh. So, ang ginawa mo, sinabi mo kay Faith, dali mo to doon sa ilog, paanod mo. Pag nakita to ng anak ni Biden, aamponin to, dadaling sa White House. Tapos sabihin mo na pag kailangan ng mag-aalaga, pwede ka.
So magkapatid si Moses at saka si Miriam. Yeah. Yeah, anak sila parehas ni Joseph. Wala mong pangalan eh. Kaya sabi ko, sino po eh? Sino itong sister? Yeah. So hindi niya binanggit, pero yun ang kapatid niya. Yeah. Masid pa si Miriam. Isa pa silang kapatid, si Aaron, pero di pa lumalabas siguro. Pero mas bata kay Moses. Okay. Question, Pastor. Ah. So you mean to say that sa yung sa chapter, ano nga to, yung sa chapter 11. Chapter. So Moses already knew that he's a Hebrew and he has hatred for the Egyptians already. yan ang nakita ko. Nakita ko that she already knew. Alam niya. So, na Hebrew siya. Yeah. He's just an adopted and he really hated the Egyptians. Yeah. That's why kumulo yung dugo niya nung ano. Yeah. Ano yan? Kumbaga hindi, parang open secret. Parang ganun. Parang ganun. Kumbaga, alam. So alam ng lahat ng tao na Hebrew siya talaga. Alam mo. Yeah. Parang ano, I don't know kung kilala niyo si Senator Grace po. Di ba? Pakilala ni FPJ tsaka ni Susan Roses, anak nila si Grace po. Pero alam ng lahat, adopted si Grace po. Parang ganun. Parang ganun. Yeah. Pastor. Apo. Pastor. Di ba 7 years old siya nung binalik sa prinsesa? Hindi ko alam. Alam niya na yun. Hindi ko alam kung kung 7 years old ba siya. Tingnan natin. Pero alam ni Moses. Alam ni Moses na ano. Na ano siya, Hebrew siya. Tingnan natin. Kasi meron na siyang malay. May isip na siya nun eh. When the child grew older, she brought him to her daughter. And he became her son. So walang sinabi kung ilang taon eh. Doon sa ibang book, 7 years old siya. Yeah. Hindi ko lang grown alam. Up. Pero, verse 11, grown up ang sinasabi niya dito. Dito sa Bible. Yeah, pero ibig sabihin, malaki na siya doon sa pagka-baby. So alam niya. So ibig sabihin, lumaki rin siya doon sa nanay niya. Alam niya. Alam niya na ano, posibleng hindi niya malaman yun. Pero nakilala niya ba pastor ang nanay niya? Opo, siya nagpasuso, siya nagpalaki. Yeah, nakilala niya. Nakilala niya yung kapatid niya. Alam niya yun, alam niya na. Hindi, kumbaga kaya hindi lang siya magalaw ni Pharaoh dahil kay princess. Yeah. Pero obviously, ayaw ni Pharaoh yun. Kasi alimbawa, kung sakali natanggap ni Pharaoh itong si Moses, o di nakapatay ng Egyptian, ano ba naman yun? Tao mo lang naman yun. Ano mas importante? Yung sundalo mo o yung apo mo? Diba? Mm-hmm. So, o nakapatay ka ng sundalo, ano ngayon? Ay apo kita eh. So, eh pero talagang mainit na mata din. Naghihintay siya magkamali ito si Moses dahil alam niya, isa to sa mga Hebrew. Hindi niya lang magalaw. Kasi protektado ni Lord. Eh. Ganun lang yun. Kasi madali ng pagbigyan yun. Apo ka naman. Eh. Take away. Hey, take away. Pabalot na. Balot. Ano po yung pabalot nyo? Okay, I believe it's a very interesting story of Moses, and I believe na napakaganda nito na makikita natin dito yung I don't know what chapters that when Moses will encounter God yung pindrits ni Faith, yung the burning bush. I don't know kung chapter 3 yun or 4. Chapter 3. Moses and the burning bush. Yeah. So abangan niyan, ano? Next. So ano yung pabalot natin dito na pabalot po niyo? Take away, to go. Po yung mga pabalot niyo. Wala pong bayad yung pabalot. Papa, Pastor. Okay, Sis Glenn. Jasmine po. Darren, Sister Darren. Sister Jasmine. Jasmine po. Jasmine, sorry. Ano po, at
Lagi lang po tayo magta-trust kay God na kahit gaano karami yung problema o dumating sa atin, parang kay Moses na gusto siyang gusto ipapatay yung mga bata pero sinig pa rin siya ni God po. Napunta pa siya kay gusto anak ni Pero po. Amen. Just keep on trusting. Amen. Yeah, yeah. Yung pamilya niya nag-trust din kay Lord. Hindi sila sumuko eh. Inilaban nila si Moses. Okay. Thank you, Sister Darren. No? Naalala ko yung kanta na kahit nasabi niya. Jasmine po, Jasmine. Jasmine. If you hold the hand of God or ano ba yun? Sabi niya yung kanta, just trust the heart or ano. Merong kantang ganun eh. Kung hindi mo man nararamdaman na nahawakan yung kamay ng Diyos eh, just still trust in your heart. Yeah. Okay. Praise God. Sister Jasmine, thank you sa pabalot na yan. Okay. Yung mga nakikita ko dito, yung dalawang face, si Professor at saka si... Si Professor muna. Si Principal. Okay. Si Principal, okay. Ano po yung pabalot nyo? Si Principal. No. Believe ako doon sa mami ni Moses. Mm-hmm. Dahil sa what she did was a very courageous thing. Yeah. And then I know because she was a Christian, nagdasal siya sa Lord at hinihingi ang way to solve her problem. Mm-hmm. And kabang-kaba ang dibdib niya because anak niya yon. At saka very, very mabigat yung law ng Pharaoh. Mm-hmm. Papatayin yung anak na lalaki, unang anak na lalaki. So I believe that she sought the help of God and God heard her prayers and gave her the wisdom in how to solve the problem. Ganda naman yung naisip niya kasi yung reeds, they grow as tall as 16 feet high. So, yung nawa niyang basket made out of papyrus na waterproof na naitago talaga and protected the baby from the cold weather at saka yung pag-ano ng tubig. Yeah. So, there are times in our lives, you know, lives na meron tayong problema, meron tayong something that we don't expect. And so, it is really wise to come to the Lord in prayer and get His wisdom. And God will always help because yung faith natin, God will also honor. And He takes care of us. Yun lang po. Amen. Yeah. Thank you po, Tita Pe. Thank you sa pabalot nyo. Truly indeed na kapag wala na tayo talagang magawa, no? Just keep on trusting. And the Lord will find a way for us, no? Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Mm-hmm. Sabi nga sa, ano ba yan, 1 Corinthians chapter 12, verse 10, na God Himself will find a way, no? Yes. Sa ating mga problema. Sometimes we try to solve problems by our own, no? On our own. Pero minsan, ano, kapag talagang walang-wala na tayo, yun nga, no? The only resort ay talagang, which is not, no? Kagaya nung naalala ko yung ano ni Pastor sa atin, yung kanyang devotion sa yan, mobilization, sa prayer natin na it must not be the last resort, no? Minsan yun ang ginagawa natin kapag wala na tayong magawa, doon lang tayo tatawag sa ating Panginoon. But let us be our practice that every time we encounter either good or bad, no, let us always acknowledge and call upon Him and trust Him. Yeah, salamat po yan sa pabad na yan, kita. Yan, tunay na yung Panginoon lang talaga, no? Siya lang man po. Amen, yeah. Meron pa ba? Pabalot? Okay. Ako, Pastor. Okay. Parang gusto ko lang ikumpara yung nanay ni Moses sa pagkakababaihan natin ngayon ng kabataan.
para sa din. Kasi dahil si nanay ni Moses, ayaw niyang mamatay si Moses, so tinago talaga sa River Nile, di ba? Dahil sa pagmamahal niya sa anak niya. Mm-hmm. Ngayon, sa mga kababaihan natin, sa mga kabataan, minsan walang asawa, nabubuntis, huwag niyong papatayin, huwag niyong i-abort yung anak niyo dahil buhay yun eh. Kasi hindi naman kasalanan ng bata yung ibinuntis niyo siya, ginawa mo yun eh. Panindigan mo yun sa mga kabataan. Parang gano'n. Dahil pagmamahal ng nanay ni Moses sa kanya, binuhay niya kahit nawala sa kanya. Ganon din yung mga kabataan natin. Okay. Meron ang motor dyan, kita. Meron may motor natin. May nagkakarera ng motor sa inyo. Okay, yeah. That's, ano, yung pag-ibig ng isang nanay, ano? Hindi mo matutumbasan talaga sa kanyang, gagawin niyang lahat, no? Na, upang i- itawid ang kanyang mga anak, ano man ang kanilang dinadaanan eh. Kahit na mahirap ay gagawin ng isang nanay. Yeah. Yun hindi si Mary, di ba? Inilaban niya si Jesus. Dinala niya sa Egypt, di ba? Sila ni Joseph. Mm-hmm. Protectionan niya yung anak niya. So talaga, a mother's love is beyond comprehension. Yeah. Praise God, yeah. Can you imagine, 9 months na dala-dala tayo, ano? Buti na lang kami, hindi kami nagbubuntis. Eh. Salamat sa mga nanay. Ako pa sa pagal na ako buntis. Hindi ko pa naranasan mga buntis. Pastor Bo. Ako, Pastor, matagal na akong buntis. Ayaw matanggal ng tiyan ko. Okay, yeah. The love of a mother. Okay, siguro minsan eh gagawa tayo ng poem ng ganyan na pag-ibig ng isang nag-aarugang ina sa kanyang anak. Okay, salamat po sa pabalot na yan. Meron pa ba? Ako po, Pastor. Sister Darren, okay. Hindi pinipili ng Panginoon na ikaw ay isang perfect na tao para mag-lead to save people. Just like Moses, no, kahit nakapag-commit siya ng murder, still ang Panginoon, inappoint siya na mag-lead para ano, mag-save sa kanyang, ano, save to his people. Mm-hmm. Pero for sure siguro sa kanyang nagawa, may mga consequence din yun. Mm-hmm. Pag, ano, yeah. Hindi niya ma- yung the hiding of wrong does not erase it. Mm-hmm. Kasi i-rip mo pa rin eh, kung ano yung ni-rip mo, isasaw mo pa rin consequence pa rin. Okay. Yet still, ano, despite those failure na makikita natin or things he committed, and yet we can see, no, na as long you continue to trust in God and lean on Him, no, ang buhay mo ay meron pang ano, alaga, no? So dinamisan, and mga iba, they are thinking that ganito na yung buhay ko, wala nang saysay, so God can no longer use me, or ano, para wala nang kwenta, no? That's why there are many people who are now their last resort is taking their own life, which is not the right thing to do, ano? Yeah, once you are at the end of your rope, sabi nga, no, still, ano, na, the Lord is still there, no? Ang Panginoon na hindi mo alam, eh, nandun pala siya na sasaluin ka niya kahit na nandun ka na sa pinaka-end ng buhay mo. Kaya dito nakita natin, di ba? They thought that they are not being heard their prayer, but yet God knew, no? Sabi niya dun sa last verse, God knew them. Alam ng Panginoon. So, trust in the Lord lang talaga. Okay? Ano po? Wala na bang magdadagdag pa? Sa akin, Pastor, ano? Sa akin, Pastor, yung Panginoon ng Diyos, hindi nababago. So, tulad nga sa last verse nitong kanato, chapter na to.
God heard the groaning and remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Mm-hmm. So, sa atin, importante na mag-claim tayo sa promises ng Panginoon na he will never leave us, he will never forsake us. Amen. Ano man ang pinagdadaanan natin, say, he's still there. He's still with us. Mm-hmm. So, don't lose hope. Amen, yeah. Praise God, yeah. God remember his covenant. Amen? Yeah. Yung covenant niya kay Abraham, palagi niyang inuulit, di ba? Kay Isaac, kay Jacob. So the same thing with us, no? It reminds us always na don't lose hope, no? Na God still honors his covenant. Sabi nga niya na he will never let his children go astray like a mother hen, di ba? Na yung kanyang mga anak ay kanyang he will bring them under the fold of his wings. Kanyang aakayin yung kanyang mga anak. Iingatan niya. Kaya ano lang tayo. Just keep on, no? Trust in the Lord. Okay, thank you, Pastor Bong. Allison. Okay. Allison. Go ahead, Allison. Aha naman po is those who oppose God's will never succeed. Kasi nga, di ba po, like, dapat po papatayin na po yung lahat ng babies, pero si Moses nakasave po siya. So the plan of the devil to oppose God's will didn't succeed. And then another takeaway ko po is that everyone serves a purpose to fulfill God's plan. Just like Moses had a purpose. So he was saved. And then yung purpose din nung anak ni Pharaoh. And everyone who, yung at that time po eh, everyone had like their, like God had, like they exist because God has a purpose, like in their lives. Ganun. Amen. Yeah. Praise God. Kaya every beings that have their breath, no? Lalong-lalong yung kinrate ng Panginoon sa kanyang wangis, yung us, like us, no? We are created not for nothing, no? We are created for a purpose. Kaya yung buhay mo, o yung buhay natin, talagang meron tayong dapat gampanin, no? Meron tayong halaga, no? May purpose yung buhay natin. Iba-iba nga lang yung ano natin, yung mga kinakaharap natin, o yung mga takbo ng buhay natin. I mean to say, yung mga kabuhayan natin, iba-ibang ano ang ating hinaharap po yung nararanasan natin, but our life is worth, no, mahalaga sa ating Panginoon. Kaya okay lang, patuloy tayo na God is listening, God is God hears us, no? God is not in a slumber mode o hindi siya natutulog, no? Tayo'y kanyang binabantayan. Because he cares for us. Amen. Okay. Thank you doon sa kay Allison. Thank you for that pabalot. Okay. Meron pa? Every... Meron pa? Kita Len, Ravi. Kita Amy. Sino si Ravi? Si Pastor Ray? Pastor Ray ba to? Si Pastor Ray? Si Ravi. Ravi. Sino ba si Ravi? Rabbi, hindi ko nakikita. Ravi? Si Ravi? Magpakilala ka na, Ravi. Ravi. Okay. Anyway. Sino ba okay, si Ravi? Thank you. Meron pa? Kung wala na po, magsasara na yung tindahan natin. Sino, meron pa? Hindi, nasabi na lahat, Pastor. Ah, nasabi na lahat. Okay. So thank you so much for attending our Bible study. I know that we are learning, and through learning, we learn to live and how to behave as a Christian. No, na the Word of God will transform us. Kaya magpatuloy lang tayo sa pakikinig at pag-aral ng kanyang salita. And I believe it's not only learning and information, but it will transform our lives into His likeness. Amen. Kaya salamat po sa inyo lahat at sa ating punong pastor, kay Pastor Jeff, our lead pastor, for
pushing us for to learn a lot more about who God is, no, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. And through knowing, no, we will learn, and through learning we will grow. And yun nga, na ang buhay natin ay talagang magbibigay ng kapurian sa kanya. So this is one way na I believe this gathering is hindi nasasayang yung panahon nyo. I know na meron kayong mga ginagawa, meron kayong dapat attend, may na-attend, but you give time in this studies. Kaya salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat, Pastor. Salamat po. At sa susunod, abangan ng kabanata, ano yun, dos or tres, no? Very interesting. Pastor Bong, ikaw na mag-close ng prayer bago picture-picture. Sige, Pastor. Tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa gabing ito. Maraming po salamat sa mga salitang pinangako po ninyo sa amin. At sana po ay itanim namin sa aming isipan, sa aming puso at damdamin, Panginoon, lahat ng amin na pag-aralan ngayon, Lord God. Lord, we ask that you would guide us, Lord God. Always, may you will be done in our lives as we walk together, Lord God. In Christ's name we pray. Amen. Yes. Amen. All right, so picture-picture tayo. Buksan nyo na yung mga bintana nyo. Yeah, okay. Yung mga bintana nyo. Mga bintana para makita ang inyong kagandahan at kagapuhan. Yung bintana ni Amip Plan, Darren, nakasarap po yung mga bintana nyo. So para masilayan namin yung kagandahan nyo. Ayan. Ayan. Okay. One, two, three. Smile. Ayan. Oh, yun. Pasa pa. Is there any? Bukas-bukas ng bintana. Yeah. Ravi, bukas ka ng bintana mo para makilala ka namin. Para makilala ka namin, Ravi. Naka-curious ako, sino si Ravi? Okay. One, two, three, smile. Ayan. Thank you. Magandang gabi po. God bless you. Bye. See you Sunday. Bye. Night po. Good night. Good night.